Isa ka bang incoming ABM student? O napilitan ka lang kasi wala kang choice? Quest, para sa'yo ang video na to. Hi friends, Estelle. And for today's video, bibigyan ko po kayo ng mga tips and tricks para makasurvive sa accountancy, business and management or ABM strand. So, unang-una sa lahat guys, ate, kuya, sinasabi ko na agad sa inyo na hindi ganun kadali, pero medyo madali ang ABM. And, para kasi siyang mahabang proseso na may domino effect. So, pag nag-start ka at nagkamali ka, hanggang dulo na yon and yes, uulit ka. And, dun papasok ko ang ating first tip, which is be patient and don't give up. Kasi, sabi ko nga kanina, di ba, meron tong mahabang proseso. Meron journal, ledger, and may mga adjusting entries, and kung ano-ano pa. At isipin mo na lang na isang subject lang yon. Paano pag pumasok yung mga math subjects mo, mga business subjects mo, at yung research nyo. Yes, may research po ang ABM. And guys, pag sumuko ka, sa lahat ng strand to, pag sumuko ka, talo ka talaga. So, second guys is, sa accounting, hindi nyo po kailangan na magaling kayo sa mathematics. Kasi po, ang kailangan nyo lang is yung mga basic operations, which is the addition, subtraction, multiplication, and division. Hindi ko nga alam kung merong multiplication division eh. Parang wala rin. So, yun. Ang kailangan nyo lang po ay analysis. Magaling po dapat kayong mag-analyze. Kasi nga, yun talaga pinaka-crucial sa lahat. And, pag hindi po kayong marunong mag-analyze is, mauwi na lang kayo sa bahay nyo. Yes. So, yun. Number 3 is listen, notes, and study. So, makinig po kayo sa teacher nyo at huwag po kayong absent kasi nga, once na umabsent kayo at may na-miss kayong lesson is mahirap na pong maghabol. And bumili po kayo ng isang big notebook or kahit anong notebook. Tapos dun nyo ilagay yung mga ano, yung mga lesson na natake ng prof nyo. Para pwede mong balik-balikan once na nalito ka na. And next is study. Kasi kailangan nyo yun para ma-master nyo yung every detail ng accounting. Yarn. Kung nahihirapan kayo at alam nyo sa sarili nyo yan, so, huwag patamad-tamad guys. Mahaba ang time natin ngayong quarantine. Kaya, magkaroon kayo ng background knowledge tungkol sa accounting. Kung may hindi kayo naintindihan at mabilis magturo yung teacher nyo, magtanong-tanong kayo guys para hindi kayo na naghahabol. And, kung meron kayong mga kaibigan sa ibang strand, makipagpalitan kayo ng notes, ganun, magpaturo kayo kasi nga meron naman kayong mga ano, common subjects. Yan. So yun nga, yung number 5 is background knowledge. So, hindi naman siya ganun ka crucial, pero guys, kung gusto nyo na magkaroon ng background knowledge is research lang kayo tungkol sa accounting equations, debit and credit, yung mga ganon. Pero guys, ako naman, hindi naman ako nagkaroon ng research na ganyan-ganyan bago ako pumasok sa grade 11 kasi nga tamad. Yes. Pero nakasurvive naman ako. Yeah. So, mga essentials guys, ang best friend ng ABM student ay calculator. Oo, basic lang ang sa accounting. Pero malalaking digits. And, hindi ko alam kung advice sa inyo mag-friction pen. Kasi ganun ang napapanood ko sa ibang YouTube channel. Pero sa amin kasi dito guys, lalo na pag nag-NC3 ka na, is hindi po pwede ang friction pen, hindi po pwede maglapis, bawal po ang correction tape. So, ngayon pa lang, train mo na yung sarili mo na gumamit ng ball pen, at maging careful. Kung pinapabili kayo ng worksheet ng teacher nyo, ng columnar worksheet, di bili kayo. Pero, amin kasi, grade 11 lang kami gumamit ng worksheet. Tapos, nung grade 12 kami, binibigyan na kami ng template ng teacher namin. Kasi yun ngayon gagamitin sa NC3.
So, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo and thank you for watching. Please do like and comment down below kung meron pa kayong gustong ipagawa sa akin or may mga tanong pa kayo, sasagutin nyo yan sa baba. And bye!